Ganda bago po, maraming salamat, maupo tayo. Secretary Albert Del Rosario, Excellencies of the Diplomatic Corps, Secretary Voltaire Gasmin, Secretary Maroas, Secretary Joel Villanueva, Chairman Francis Tolentino, Chairperson Maris Jocno, Mayor Alfredo Lim, Mr. Cesar Rosarino, Postmaster General Josefina Josie de la Cruz, members of the House of Representatives and local chief executives present, the Chief of Staff, General Manny Bautista, Police Director General Alan Purisima, our service commanders, Lieutenant General Larry de la Cruz, Vice Admiral Jolo Alano, Lieutenant General Noel Cobalies, Rear Admiral Rodolfo Aizorena of the Philippine Coast Guard, our Medal of Valor awardees present, Colonel Custodio Parcon and Colonel Bartolome Bacaro, fellow workers in government, honored guests, mga minamahal ko pong kababayan, talagang isang malaya at magandang umaga po sa inyo lahat. Ngayong umaga, sama-sama nating tinunghayan ang pagtataas ng bandila dito sa Liwasang Bonifacio. Para sa 115th anibersaryo ng proklamasyon ng kalayaan sa harap ng rebulto ng Supremo ng Katipunan. Maliwanag po ang pahiwatig ng kanyang tindig. Karangalan ang magtaya ng buhay para sa bayan. Taas no nating maipagmamalaki ang mga naiambag natin para sa kalayaan. Kasabay nito, tila mapanghamon din ang titig ni Bonifacio. Tilang sinasabi, ikaw, Pilipino, ano na ang nagawa mo para sa iyong bandila at kapwa? Lumipas na ang panahon ng pag-aaklas laban sa paniniil ng mga mananakop. Ginawa na ito nila Rizal at Bonifacio na mga katipunero at iba pang bayaning Pilipino. Ginawa nila ito dahil mulat silang walang ibang magtatanggol sa ating karapatan. Walang ibang magsusulong para sa kinabukasan ng ating bayan. Walang ibang magtutulak para sa ating ganap na kalayaan. Kundi tayo ring mga Pilipino. Wala nang iba. Salamat sa kanila, 115 taon na nating ipinapahayag sa mundo na tayo'y isang bansang malaya. Habang nagbabalik tanaw at binibigyan halaga natin ang ating kasinlan, mulat ang pamahalan sa tungkulin itong pangalagaan ang kalayaang ito. Kaya naman, naninindigan tayo para sa ating mga karapatan bilang bansang may sariling soberenya, bilang bayang nagbuwis ng buhay para sa kalayaan, bilang Pilipinas na may sariling bandila na kapantay ng lahat. Malinaw po, habang may responsibilidad ang Estado na ipagtanggol ang bayan, tungkulin din nating tutukan ang mga pangunahing pangangailangan ng taong bayan. Ang kailangan natin, masusing pagpaplano sa halip na padalos-dalos na desisyon. Ang bunga nito, makabuluhang solusyon na tumutugon sa mismong problema. Kaya nga, nakapagpatayo na tayo ng 21,800 tahanan para sa ating mga sundalo at pulis. Halos 14,000 na po ang natapos na bahay para sa Phase 2 na aabot sa 31,200 pagdating ng Hulyo. 75 bilyong piso rin ang mailalaan natin sa tagulang pambansa sa susunod na 5 taon dahil sa pagsasabatas ng New AFP Modernization Act. Sa katunayan, bago pa man maipasa ito, sa loob lamang ng 1 taon at 7 buwan, halos pantayan ng mahigit 28 bilyong piso na inilaan natin para sa AFP Modernization Program ang 33 bilyong pisong pondo na nailagak sa nasabing programa sa nakalipas na 3 administrasyon. Ganyan ang tutok natin, hindi lamang para sa modernisasyon ng ating tanggulan, kundi para rin maitaas ang dangal at moral ng ating mga kawal. Kailangan nating timbangin ang ating mga hakbang ukol sa mga usaping ito. Habang giniginit natin ang ating karapatan, kailangan din nating ipakita ang tunay na katangian ng mga Pilipino. Wala sa lahi natin ang pagiging agresibo, pero hindi rin tayo titiklop sa anumang hamon. At habang naninindigan tayo para sa ating mga karapatan at nakikipag-ugnayan sa lahat ng panig upang maghari ang hinahon at pagkakaunawaan, kailangan din natin iangat ang kakayahan ng ating sandatang lakas. Kasabay nito, kailangan din natin isaalang-alang ang kapakanan ng milyong-milyong Pilipinong maaaring maapektuhan ng ating mga desisyon bilang pinuno.
wala naman tayong ibang pakay kundi ang pangalagaan ang tunay na sa atin. Hindi natin tinatapakan ang karapatan ng iba. Hindi natin inaangkin o sinasaklaw ang teritoryong malinaw namang nasa bakod ng iba. Wala tayong minamalit. Wala tayong inaapi. Wala sa kasaysayan natin ang manakit o gumawa ng anumang hakbang para magtanim ng sama ng loob ang ibang bansa sa atin. Hindi kailanman naging pulisya ng Pilipinas ang manlamang sa ibang bansa. Kung may di pagkakasunduan, saksi ang mundo sa kandaan nating umupo at makipagdialogo sa mapayapang paraan. Wala tayong ibang hinihingi, kundi ang igalang ang ating teritoryo, karapatan at pagkatao tulad ng paggalang natin sa teritoryo, karapatan at pagkatao na ibang lahi. Ginagawa natin ito dahil mula tayong ito ang susi upang mapanatili ang stabilidad at nang sa gayon ay magpatuloy ang pagtungo sa malawakan at pangmatagalang kaunlaran. Hindi lamang sa loob ng ating bansa, kundi sa ating rehiyon at maging sa buong mundo. Si Andres Bonifacio na mismo ang nagsabi, and I quote, "Itinuturo ng katwiran na tayo'y magkaisang loob, magkaisang isip, at nang tayo'y magkalakas na maihanap ang nagaharing kasamaan sa ating bayan, panahon na ngayong dapat na lumitaw ang liwanag ng katotohanan. Panahon ng dapat nating ipakilala na tayo'y may sariling pagdaramdam, may puri, may hiya, at may pagdadamayan." End of quote. Malinaw ang naisip pabatid ni Gat Andres Bonifacio. Ayon sa kanya, umabot ng mahigit 300 taon bago nagpasyang magkaisa at matagumpay na nagaklas ang mga Pilipino laban sa mga Kastila. Huwag sana tayong maghintay pa ng 300 taon o ng 3 dekada o kahit ng 3 taon bago tayo magpasyang magbuklod para maging malaya tayo mula sa gutom, kahirapan o anumang banta sa ating soberenya at seguridad. Hindi tama na mapahaba pa ang pagtitiis ng mga Pilipino ng 1 minuto. Kung pwede lang sana, kahapon pa ito nagawa. Pero dahil imposible nang mangyari ito, gawin na natin ito ngayon. Ngayon na mismo ang panahon para tayo magkaisang loob, magkaisang isip at magkaisang tinig. Ngayon na mismo ang panahon upang ialay ang ating oras at lakas. Ngayon na mismo ang panahon upang isang bansa tayo kumilos para sa katuparan ng mga kolektibong hangarin natin para sa inang bayan. Alam kong magagawa natin ito dahil lahi tayo ng mga bayani at oras na tanungin tayo ni Jose Rizal o ni Bonifacio, ni Ninoy o ni Cory. At itinanong, Pilipino, ano ang nagawa mo para sa bandila at kapwa mo? Maaari natin silang titigan, mata sa mata, at sabihin, narito ang mga inambag ko sa aking bayan at ibinuhos ko ang aking buong puso at kaluluwa upang mapabuti ang kanyang kalagayan. Muli, maraming salamat po. Isang makabuluhang araw ng kalayaan sa ating pong lahat. Marami pong salamat sa ating mahal na Pangulo.